a day in the life of a 24-year-old full-time content creator mom. Grabe, sang damakmak na plantsahe ng almusal ko for today. Kaya naman itong si Skylar, nilagay ko muna sa patalbog niya para nga makapaglaro-laro rin siya. Tuwang-tuwa rin naman siya sa nakikita niya itong si Hamburger at saka itong dalawang duwende ko. Kaya naman ang mommy sa inyo, ito todo plantsa ng mga damit niya. Kasi nabanggit ko naman sa inyo na itong si Skylar, hindi ko talaga pinagsusuot ng mga damit na hindi na plantsa. Siyempre, dahil isa akong maarteng ina ay chari. Pero sabi kasi ni mother, mas maganda nga daw kung pinaplantsa muna ang mga damit bago ipagamit kay Skylar. Para nga sigurado daw ako na patay lahat ng germs at hindi rin nga magkaroon ng kung ano-anong skin problems itong si Skylar. Tapos syempre, ang ganda rin naman talagang tingnan kung plantsado nga yung mga damit niyang isusuot. Buti na lang talaga matibay-tibay ako pagdating sa mga plantsahang ganito. Naalala ko kasi nung high school ako, araw-araw talaga ako namablantsa ng isusuot kong damit. At kahit nga yung palda ko, hindi pwedeng hindi ko paplantsahin araw-araw at hindi rin nga ako papayag na magkatupi siya habang nakaupo ako. Anyways, may nadali ko na lang nga pala lahat ng mga plantsahin ko kasi may lakad pa nga kami maya-maya. Tamang-tama rin naman na inantok na itong si Skylar kasi finally makakapaghanda na ako ng mga gamit na dadalhin niya. Nung araw kasi na film ko to ay Linggo at alam nyo naman na tuwing Linggo palagi talaga kami nagsisimba ng family ko. Kaya naman ngayong Linggo ay sasama ko pagsimba itong si Skylar. Tamang-tama rin naman kasi excited nga akong ipatry sa kanya itong nabili kong car seat insert. Nung magising naman siya, ito at binihisan ko na nga rin siya, pero nauna na talaga kami ni Daddy Sermon yun na magbihis. Kapag aalis ngayon, gusto ko palagi ko na rin sinusutan ng sapatos itong si Skylar. Pagsakay naman namin dito sa sasakyan, mukhang na-enjoy naman niya itong car seat insert niya. Kaso ewan ko ba, parang feel ko ay sikip siya dahil nga sobrang laki na niya. Anyways, dumiretso na rin po kami dito sa simbahan ng Taal dahil dito naman po talaga kami nagsisimba linggo-linggo. Pero dahil medyo tinanghali na kami, ang naabutan na nga namin ay yung misa sa patay kaya hindi na rin kami pumasok. Pagkagaling naman sa simbahan, dumiretso na nga kami dito sa SM para nga kumain. Goldilocks nga ulit ang napili naming kainan for today at ang in-order ko naman ngayon ay barbecue habang si mother ay kare-kare. Nung makatapos kaming kumain, nagising naman itong si Skylar tapos sumunod rin nga dito sa mall itong si Daddy Sir Mirnyo. Humiwalay na kasi siya sa amin pagkagaling sa simbahan tapos sumunod nga lang ulit dito pagkatapos niyang puntahan yung mga dapat niyang puntahan. After naman namin kumain, sinamahan nga namin si mother na bumili ng mga pangregalo niya. Ito kasing si Mother Dear mala Santa Claus talaga kahit January na tuloy ang pamimigay ng mga regalo. Habang busy naman siya pamimili, syempre dumiretso na nga ako dito sa baby company at napatingin nga ako sa mga stroller. Pero iniwan na nga ako ni Daddy Sir Mernyo dito kasi baka nga daw bumili na naman ako. Pero ang plano ko talaga dito, magtingin nga ng presyo nitong swinging chair para kay Skylar. Pero ewan ko ba, medyo namahalan ako sa kanya kasi 6K ang presyo dito sa mall. Maya maya pa, inabot na nga ng gutom itong si Skylar at buti na lang talaga may breastfeeding corner nga dito sa baby company. Thank you rin nga pala sa mga staffs ng baby company dito sa SM Batangas. Kasi every time na pupunta ako dito, palagi talaga nila kami ina-assist ng maayos. Anyways, dahil nga nagpapadede ako kay Skylar, si Daddy Sermon yun na nga po ang pinahanap ko ng mga kailangan kong bilhin dito. Nung pauwi naman na kami, dinaanan na lang nga namin si Bibo tapos binigay ko na rin nga sa kanya yung pasalubong ko. Excited naman siya at pinabuksan agad sa mommy niya. Bale, ang bigay ko nga sa kanya itong isang unicorn tapos isang book. Mukhang tama rin ang desisyon ko na kumuha nitong book kasi enjoy naman si Bibo pagbabasa at pagtitingin-tingin dito. Ito naman si Skylar, tuwang-tuwa nga dito sa nabili kong sensory toy. Kukuhanin ko nga sana sa kanya para ipakita sa inyo kaso ayaw talaga niyang ibigay. Kaya naman nung makatulog siya, saka ko nga nakuha. Itong sensory toy na to, tumutunog nga po itong mga tenga. Tapos yung pinaka-head naman ng elephant ay nag-squeak. Tapos yung buong body naman niya, may kung ano-ano na pwedeng hawak-hawakan ni Skylar kaya enjoy na enjoy siya. Noong kinagabihan naman ito at nag-open na nga kami ng mga parcels of the day, tuwang-tuwa naman si Daddy Sermon yung kasi dumating na nga yung inaabangan niyang parcel. Kaya naman ito na rin nga muna yung binuksan namin dahil excited na nga siya. Usapan nga namin dito, sabay kami magbubukas para sabay rin namin makita kung ano yung laman ng loob. Bale, pagbukas nga namin, ang una namin nakita itong parts na mga products na pwede nga namin ikabit. Tapos naloka nga ako nung makita kung sa box ko ay may lamang isang shirt. At sabi nga ni Daddy Sermon nyo, punong-puno nga daw ng freebie etong mga boxes na ito. At lahat nga ng mga pinapakita namin sa inyo, puro mga freebies pa nga po ito at wala pa mismo yung product na binili niya. Enjoy naman kami kasi ang nakikita talaga namin ay freebie after another freebie. Sandamakmak talaga yung mga freebies na binigay ni seller, talagang very useful pa nga ito. Kaya rin naman pala tuwan-tuwa si Daddy Sermon yung umorder sa shop na ito. Pagkuha ko naman dun sa mismo product,
at pag-check ko sa loob talagang may nakasipit pa rin na freebie. O, diba, sabi ko naman talaga sa inyo, talagang pinuno ni seller ng freebie atong boxes. Tapos kabog na kabog, may pamug pa po sila. Habang busy naman si Daddy Sermer niyo pag-flex nitong mug, ako naman binuksan ko na agad itong product. Sabi kasi niya, sabay daw kami magbubukas pero inunahan ko na nga siya. Kaya naman talaga na-spoil ko na nga at nakita na niya yung product sa akin. Bale, eto nga palang binili ni Daddy Sermer niyo ay helmet naming dalawa at matching-matching kami. And sa totoo lang, hindi talaga ako mahilig sa ganito pero na-amaze naman ako. Kasi nga, sobrang ganda talaga ng quality niya at feel mo na protected ka pero ang gaan lang din niya dahil carbon nga ito. Meron pa nga siyang lumalabas na kung ano dito, pagpasensyahan niyo na, hindi ko talaga alam kung anong tawag dyan, basta natuwa nga lang ako paglaruan. Anyways, dito niya nga po pala ito in order kay Dion, mga taga-garage Kalamba. Kung mapapanood niyo naman tong video na to, thank you po kasi napakaraming freebies namin for today. At feel ko nga talagang mawiwiling bumili si Daddy Sermer niyo lalo kasi napakaraming freebies. Habang busy naman si Daddy Sermer niyo sa kanyang bagong helmet, ako naman nag-open na rin ang mga parcels ko. Tuwang-tuwa rin nga pala kayo dito sa segment ko na Parcels of the Day. Kaya naman binimake sure ko na palagi ako may bubuksang parcel. Para sa second parcel, ito naman damit na naman ni Skyler Chico. Sigurado akong mapapagalitan na naman ako. Ito kasi talaga yung mga unang batch of orders ko pa na late lang dumating. Tapos itong mga orders ko na to ay puro 3 to 6 months. Pero grabe, saktuhan lang nga po kay Skyler yung 3 to 6 months na size at maya-maya pa ay liliit na nga po sa kanya at di na niya caring isuot. Ewan ko ba talaga dito kay Skyler, napakalaking bata kahit 3 months old pa lang po siya. Napakarami ko pa naman na order na 3 to 6 months at sabi ko sa susunod ay 6 to 9 months na nga ang orderin ko sa kanya. For our next parcel, syempre alam nyo na kung kanino ulit to kay Skyler na naman. Pagpasensya nyo na, adik na adik lang po talaga akong mag-mine ng mag-mine na mga damit niya for today. Ah, cute naman kasi talagang tingnan ang mga damit nila. For our last parcel naman ito, pangarap ko talaga magkaroon ng Unilove na pillow bilang Unilover po kami. Buti na lang, nakaabot nga po ako dito sa isang neck pillow nila dahil naabutan ko silang mag-livestream sa TikTok. Tapos tingnan nyo, pati ang Skyler natin ay tuwang-tuwa rin naman.